be excited today. Prepare your hearts. Kung tayo may nakagawa ng mga pagkakamali at pagkukulang, magpakumbaba ka sa Panginoon at tanggapin mo ang kapatawaran at paglilinis ng Panginoon. Tanggapin natin. Let's meditate the Word of God with a clean heart, with a pure heart, and let the power of God move and work sa iyong buhay. And let this message heal you, change your lives, and bless your lives, empower you, kapatid, ngayong umaga. Amen? Na mayroon pong magandang dahilan. Kaya kahit ano pa man ang mga susunod na mga pangyayari, mabigat na hindi magandang pangyayari sa buhay, tandaan natin. Ito pong tinuturo ni Lord ay hindi dapat mahinto. Ito ang gusto ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko, kapatid. Amen? At matutunan natin ito ngayong umaga ng malinaw. Ito po ang ating text. Of course, ito po ay naishare ko nakaraan. Napagdaanan natin ito, itong text na ito. Yun, First Peter. Yan ba ito? Chapter 1, verse 1, hanggang 7. First Peter chapter 1, verse 1, hanggang 7. Nakaraan po na nabasa natin ito at napag-aralan natin. First Peter din, chapter 1, verse 1, hanggang 9. Pero makita natin, it's about the right view of a true believers. But today, si Lord, binalik niya po yung text na ito at meron po siyang itinuturo sa ating napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. 1 Peter chapter 1, verse 1 to 7. Ito po ang sabi. Let's read it once again. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification with the Spirit, to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy has begotten us again to a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fades not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith to salvation, ready to be revealed in the last times. Wherein you greatly rejoice, though now for a season, if need be, you are in heaviness through manifold temptation. Last verse, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found to praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ito po ang sabi ng Tagalog, kapatid, para sa pakinabangan ng lahat, mula kay Kristo, isang apostol ni Jesu Kristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Punto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman. Sa mula pa, pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Yesu Kristo at malinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapalad kapayapaan. Verse 3, pasalamatan natin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na ihahanda ng Diyos sa langit para sa iyo. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na inihayag sa katapusan ng panahon. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira, and last verse, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ang pananampalataya ay mahalaga kaysa ginto.
ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa kanyang mga salita. We give you praise, O God! We give you glory and honor. Salamat muli, Panginoon. Prepare our hearts. Speak to our hearts, O God. Guide us with your Holy Spirit to understand your message. Uwi kaming pinagpala. At anumang mensahe mo ngayon ay matutunan namin sa tulong ng banal na Espiritu. Magpala at magbago ng buhay. Pasagana, ibuhos mo ang pagpapala, Panginoon, sa oras na ito. Nakita niyo po, Panginoon, sa kabila ng masungit na panahon, kami po ay pumarito, Panginoon. Ano ba ang aming dahilan? At ngayong umaga, bibigyan mo kami ng magandang dahilan pa kung bakit kami patuloy, magpupuri, maglilingkod sa iyo. Bakit kami magsama-sama? Sinabi mo yan sa iyong salita, forget not the assembly. Panginoon, salamat po. Sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan, kahit bulag, Panginoon, ay tinutulungan mo, kahit ang mga pipi, Panginoon, nakakapagsalita, nakakakita ang mga bulag, Panginoon. Ngayong umaga, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, maging may mga sakit, pinapagaling mo sa anumang aspeto ng aming buhay, lalong-lalo sa espiritual. Muli, bless your people through your words. Let your name be glorified tonight. Today, O God. In Jesus' name, pray. Everybody say amen. 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 Palapakan po natin ang ating Diyos. Salamat po sa kanyang kabutihan, kapatid. Ano po bang tinuturo sa atin ngayon? Ito pong our text for today, kapatid. It is a letter from Peter. Amen. Si Apostol Pedro, ito pong text natin ay, ito po yung letter from Peter. Amen. Sino po ba si Peter, kapatid? Si Pedro po, a man who had trouble. Amen. Amen. Taas nga po ang may mga trouble sa buhay. Taas ang kamay ng may trouble. Amen. So lahat tayo may trouble actually. Amen. Alam natin yung pag wala ng trouble, ano na yon? Wala na. Wala ng trouble. Amen. Pero dun sa kabila, depende. Kung tayo mawala sa mundong ito, depende. Amen. Kung tayo nakakonekta kay Kristo, wala na talaga tayong trouble kahit sa kabilang buhay. Life after, we will enjoy even in our life, in this world, kapatid, through our faith to our Lord Jesus Christ, ma-enjoy natin. Alam niyo po si Peter, itong text natin ngayon, once again, a letter from Peter, a man who had trouble. Si Pedro po ay meron siyang trouble sa kanyang problema, sa kanyang buhay. At ilan po sa kanyang mga problema with his temper. Amen? Si Peter po, a man who had trouble with his temper. Men, tayo po ba may problema din sa ating temper? Ano po ba yung temper, kapatid? Of course, in character, attitude, may problema si Pedro, apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay dumaan din, kapatid, sa mga ganitong sitwasyon. Siya po ay nagkaroon ng trouble with his temper, sa kanyang attitude. Men, ibig sabihin, siya po ay moody-moody. Amen? Depende sa mood. Men, parang panahon din natin, maulan yung ating mood ngayon. Amen? Nagbabago yung kanyang aura, nagbabago yung kanyang climate. Paiba-iba ng climate, kapatid. Paiba-iba ng espiritu. Yan po si Pedro, kapatid, na nagsulat nitong letter na ito, ng text na ito, a man who had trouble with his temper. At hindi lang po siya may problema sa kanyang temper, may problema din po siya sa temptation. Tayo po ba may problema sa temptation? Amen? There are many temptations in this life. Amen? Physically, spiritually, financially, in all aspect, marami pong tukso. Amen? At si Pedro po ay isa siya sa may problema sa temptation. Amen? Peter, a man who had trouble with his temper, with his temptation, ano pa? A man who had trouble with his tongue, sa kanyang speech, sa kanyang pananalita. Amen? So tayo po ba may problema sa ating tongue, sa ating mga pananalita? Amen? Di ba? So ito po si Pedro, a man who had trouble. Amen? And ano po bang tinuturo sa atin? To know Peter well? Amen? Gusto po ba natin makilala pa si Pedro? Gusto ba natin makilala si Pedro? Napakalaga pa nung kilalanin natin siya ngayong umaga. At sabi diyan, to know Peter well is know ourselves well. Kilalanin mo yung sarili mo. Makikilala mo si Pedro. Nakilala mo sarili mo, makikilala mo si Pedro.
Makita niyo po yung tinuturo ni Lord na tayo po makaka-relate dito po sa ginagawa ng Diyos. Amen? Pwede pa ba natin makilala? Pwede. Pag nakilala mo sarili mo, makikilala mo si Peter. We are like Peter. Amen? Na somehow tayo po ay may problema din sa temper. It is true. Amen? To our character, attitude, amen? Sa mga temptation, amen? Natatangay din tayo sa mga temptation sa iba't iba. Amen? At the same time, sa pananalita. Amen? In our speaking, in our action. Amen? Alam niyo po, itong letter na ito, a letter from Peter, a letter to believers. According to verse 2, sabi ng verse 2, elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit, to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied, kapatid. Ito pong text na ito ay para sulat ni Pedro, kapatid, mula kay Pedro, at sulat ito para sa mga mananampalataya, para sa atin bilang mananampalataya ni Kristo. It is for you and me, kapatid. At alam niyo po itong letter na ito, a letter that begins with a reason to praise the Lord. Praise God. Nakaraan, pinag-aralan natin to. We as a believers, we have a different view. Today, kapatid, itong sulat ni Pablo, ay ni Pedro, kapatid, it is a letter that begins with reason to praise the Lord. Amen? Tayo nandito, of course, para magpuri sa Panginoon. Nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? At isa sa dahilan, amen, kahit mahirap ang sitwasyon, nakakatakot, sabi nga, pero tayo'y magpupuri. At hindi pwedeng sa bahay lang, kapatid. Amen? Napakahalaga ngayon. Amen? Sabi ko nga, nakakatakot pagka yung napag-aralan natin noong nakaraan, yung nagkaroon ng competition about yung magandang salita para maging gabay ng mga tao sa crossing, stop, look, and listen, no? Nakakatakot yung pag tayo ngayong mga mananampalataya ay we stop and look and listen na lang ngayon. Amen? Amen? So as we look unto Jesus, amen, tayo po muli ay makakatakbo sa ating pananampalataya at meron po tayo, kapatid, dahilang maganda para po tayo magpuri sa Panginoon. Amen. Kaya every time nalalabas tayo, kahit nakakatakot, mapanganib, hindi tayo matatakot because we have a reason to praise the Lord. At sapat ito, dahilan para tayo po ay hindi matakot, kapatid. Amen. So, very clear kung ano po yung ating subject, yung ating topic ngayong umaga, kapatid. Ito po ang ating topic ngayong umaga. Ayan. It's about praise. Amen? It's about praise, kapatid. Napakahalaga. Ito yung gustong-gustong pigilan ng Diablo. Na tayo po ang mga tao ay huminto na sa pagpupuri. Huminto na sa pagpupuri sa Panginoon. Mahalaga po ba ang pagpupuri sa iyo, kapatid? Mahalaga po ba ang pagpupuri? Amen? Let's share this message, kapatid, na i-value itong pagpupuri na ito. Amen? Gaano ba kahalaga? Ano ba ibig sabihin sa iyo ng pagpupuri? What praise means to you, kapatid? Amen? Bigyan ko po kayo ng magandang dahilan. Ito po ang ibig sabihin ng pagpupuri sa Panginoon. Bakit natin ito ginagawa? Bakit natin kailangan gawin? At kasabikan natin, kapatid, at gawin natin palagi ito. Amen? Anong dahilan? Praise means to great value God. Amen? Praise means, kapatid, to greatly value God, to highly, to deeply value God. Hindi po simpleng salita ang praise. Pag tayo po'y nagpupuri sa Panginoon, to greatly value God, pinapahalagahan natin ang Diyos ng pinakamataas na pagpapahalaga. Binavalue natin ang ating Diyos, kapatid. Kaya every time na nagpupuri ka, you value God greatly, highly, deeply. Hindi simple yon. Napakahalaga nun. Ang mayaman ng Diyos natin, hindi niya kailangan yung mga bagay na mayroon sa atin. Pero kapag itong binigay mo sa Panginoon, kasama ang pasasalamat, talagang nagdudulot ito ng kagalakan sa Diyos. Mapasaya mo ang Diyos. Nilabas, nilikha tayo. Sabi doon kanina, do not forget that if the Son of God, Jesus Christ, set you free, set us free, we are free indeed.
totoo tayong malaya. Amen? Kaya pag nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, you will be free indeed, kapatid. At kaya ka pinalaya, ang ganda ng sinabi ni Pastora, gamitin natin ang kalayaan para magpuri, maglingkod sa Panginoon. Pinalaya ka para magpuri na magpuri. At ngayong umaga, bibigay sa atin yung tatlong bagay na dahilan bakit tayo nagpupuri. Somehow we have a reason. Pero ngayong umaga, importante kasi yung sa dami ng nangyayari sa paligid. Amen? Biglang nakakalimutan natin, bakit nga ba tayo magpupuri? Bakit nga ba tayo nagpupuri? Amen? At napakahalaga nitong pag-aaral sa buhay ni Pedro na katulad natin, may problema sa temper, temptation, malaking problema sa buhay. Kapatid, nakita natin, alam natin kung paano niya dininay ang ating Panginoong Yesus. Amen? Matindi po ang problema niya sa buhay, pero nakita natin, siya po'y nakapagpatuloy sa pagtakbo, sa pananalig sa Panginoon, at sa buhay niya personal, nagkaroon siya ng good reason to praise the Lord, kapatid. At tayo man din ngayong umaga. Amen? So, praise, amen? Kaya pag sinabing praise, that is to greatly value God. Binabalyo mo si Lord ng mataas na pagpapahalaga. Every time you praise God, you greatly value God. Amen? Palapakan mo si Lord, kapatid. Hallelujah! Amen? At ngayong umaga, gusto ko po kayong bigyan itong hindi po biro, simpleng word ang praise. Kasi ngayon, parang simple na lang eh. Kaya pag sinabing praise, ay, yes! Because that is greatly valuing God. I want to praise Him. At the same time, ano po ba yung acronym nito? Para mas maintindihan natin yung the word praise, kapatid, ito po ang acronym niya. Ayan. Praise. Ano po ba ibig sabihin ng letter P, kapatid? Letter P for pray continually. Yan po napapaloob sa praise. Amen? We need to praise God. When we praise God, it means to greatly value God. Kasama ang pray. Prayer, kapatid. We pray continually. Patuloy tayong nananalangin. That is praise. Amen? Ano pa? Letter R. Read the word every day. We need to read the word every day. Amen? Meditate the word of God every day. Read and meditate the word of God. Ano yung letter A, kapatid? Acknowledge Jesus as Lord. Amen? Kaya yan po ang praise. We acknowledge Jesus as Lord, as Master. Amen? Sa buhay. Siyang masusunod sa buhay. Amen? Ano ang I, kapatid? I for invest yourself in mentoring. Ito po, napakahalaga. Invest yourself in mentoring. Mag-impok ka. Mentoring means pagtuturo. Kailangan tinuturo natin ang salita ng Diyos. Ang mga natutunan nating salita ng Diyos na ibinibigay ng Diyos sa kanyang lingkod, nakakatagpo sa iyong pangangailangan, ituturo mo rin sa iba. Amen? At that is how to invest. Amen? Mag-invest tayo sa Panginoon. Tayo po ay mag-invest sa Panginoon. Mamaya makikita natin yung kapatid. Napakahalaga niyan. Amen? Mag-invest tayo sa Panginoon. Ano yung S, kapatid? Serve and share your faith. Maglingkod at ibahagi mo ang iyong pananampalataya. Una sa anak, kung ikaw ay nanay at magulang, sa mga kapatid, sa kaibigan. Lagi po natin sinasabi yon. What our friends are for. Para saan yan, kapatid? Nawa yung pagiging kaibigan nila sa atin ay magdulot ng kaligtasan sa kanila at pagpapala sa kanila by sharing our faith. Amen? As we serve God. Amen? Kaya pag sinabing praise, naglilingkod ka. Hindi ka lang basta nagpupuri. Pag sinabing ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, ikaw ay nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay, kinilala mo si Jesus, men, ikaw ay nag-iimpok sa pamagitan ng pagbabahagi, pagtuturo ng salita ng Diyos, at ikaw ay naglilingkod at binabahagi mo ang iyong pananampalataya. And last, ano ba yung letter E ng praise, kapatid? Encourage one another daily. Amen? Encourage one another daily. Especially, yung ating pamilya, kaibigan, mga nakakasalamuhan natin. Be encourager, kapatid. Amen? Tayo po'y patuloy na mag-encourage sa kabila ng mga sitwasyon. Amen? Nakita natin si Jeremiah. He was discouraged pero hindi siya huminto. Amen? Of course, there is a reason.
Bakit hindi tayo dapat huminto, kapatid? Amen? Kaya po napakahalaga nitong mensaheng ito about praise, kapatid. Means to greatly value God. Amen? Sabi nga, ito yung ating tema ngayong umaga. Amen? Forever, I will praise the Lord. Forever, I will praise the Lord. Amen? Nais ng kaaway, mahinto yan. Huwag tayong pumayag na mahinto sa atin ang pagpupuri sa Panginoon. At ang pagpupuri sa Panginoon, forever. Amen? Forever yan, kapatid. Kaya po, napakahalaga matutunan natin ang good reason sa pagpupuri sa Panginoon. Siguro, kung bibigyan ko kayo, for His name is worthy and greatly to be praised. Siya ay worthy to be praised. Amen? Siya po ay karapat-dapat na papurihan. Kaya po tayo nagpupuri sa Panginoon, kapatid. Amen? At hindi tayo magsasawa kasi siya ay karapat-dapat sa pagpupuri, kapatid. Siya ay karapat-dapat na papurihan. That's why I will, forever I will praise the Lord, kapatid. Itanim natin yan, pwede natin gawin covenant yan sa Panginoon. Amen? Ngayong umaga. Amen? Hindi tayo hihinto sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ito po yung ating bibigyan diin ngayong umaga. Good reason to praise the Lord. Amen. Ano bang magandang dahilan bakit tayo patuloy na magpupuri sa Panginoon? Lalo ngayon, lalo sa buhay ni Job, great loss. Nawala ng 10 anak, nawala ng kabuhayan, nawala ng kayamanan at kalusugan. Ngayon, simple pa lang ang nawala, napuputol na, kapatid. Eh, makita natin si Job ay matibay ang pagtitiwala, pagkakilala sa Diyos. Napakahalaga po nito sa buhay natin, kapatid. Amen. Na tayo po ay patuloy na magpupuri. Forever, we will praise the Lord, kapatid. And there is a good reason sa buhay ni Pedro na ibinigay. A good reason, kapatid. Pag sinabing good reason, it is a clear, it is right, it is strong reason para tayo po ay magpuri sa Panginoon. Amen? What is your reason as you praise the Lord? Ano bang reason mo? Amen? Bakit ka nagpupuri sa Panginoon? What is your reason? Amen? What is our reason, kapatid? Amen? Today, our scripture will giving us a good reason to praise the Lord, kapatid. Binigyan tayo ng magandang dahilan, malinaw na dahilan, tamang dahilan, matatag na dahilan para papurihan natin ang ating Panginoon. At ito po ang number one, kapatid, according to our text. Dito po sa verse 3, basahin ko lang yung verse 3. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesu Kristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Punto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Sa lahat, kapatid, ng mga pinili ng Diyos tulad ni Pedro. Ito po sabi ng verse 3 ng 1 Peter chapter 1 verse 3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, kapatid. Ano ang dahilan? Man, what is a good reason, according to Peter, to praise the Lord? Number one, kapatid, God has given us a living hope. Amen? Ang pag-asa natin buhay. Alam niyo po ngayon, maraming tao ngayon ang kanilang inaasahan ay hindi na nila naasahan. But we as a believer of Jesus Christ, kapatid, amen? Like Paul, like Peter, kahit maraming problema sa kanyang buhay, pero ang kanyang pag-asa ay buhay. Bilang mananampalataya ni Kristo, sino mang nanampalataya kay Kristo ay binibigyan ng buhay na pag-asa. Amen? So when we say living hope, kapatid, when we say living, it means active. Amen? Useful. Working. Yung kanyang hope, kapatid, productive. See? It is very important. Pag buhay ang pag-asa, still, it is a productive. It is true. Amen? Ito po ay accurate hope. Tamang pag-asa. Ito yung totoong pag-asa. Amen? Kapatid, good reason to praise the Lord, kapatid. God has given us a living hope. Amen? Sabi nga doon, unto a lively hope, isang buhay na pag-asa, kapatid. Amen? Nakita natin yung babaeng 12 taong dinudugo. Amen? Nung siya po'y lumapit sa Panginoon, naubos ng kayamanan eh. Kabuhayan niya naubos. Kapapagamot niya sa mahuhusay na doktor, pero hindi siya gumaling. Humahinang mahina ng kanyang katawan.
At siya po ay talagang incurable na yung kanyang karamdaman. Pero po siya ay nanalig sa Panginoon. Naniwala siya sa Panginoon. Nung naniwala siya, nagkaroon siya ng pag-asa. At yung pag-asa na yun, nagbigay sa kanya ng determination at nakita natin, matindi yung effort niya. Kahit napakahirap ng sitwasyon, talagang iginiit niya yung kanyang sarili na makalapit. Amen? Isiksik mo ang iyong buhay sa Panginoon. Kahit gaano ka tindi ang mga sitwasyon, kahit gaano ka tindi ang mga balakid, difficulties, hindrances, kapatid. Amen? Amen? Tayo po'y sumiksik sa ating Panginoon at nakita natin doon, siya po'y napagaling, kapatid. Amen? Sapagkat nagkaroon siya ng buhay na pag-asa dahil nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya sa panahon natin ngayon, maraming tao ngayon hanggang ngayon na hindi pa nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya makita natin, ano po nangyayari sa mga taong hiwalay sa Panginoong Yesus, hiwalay sa Diyos? Amen? Kung tayo hindi nanampalataya kay Kristo, hindi tayo anak ng Diyos. Para tayo maging anak ng Diyos, binigay ng Diyos si Jesu Kristo na siyang daan at katotohanan sa palatayanan natin tunay at tayo nagiging anak ng Diyos at nakakonektado at mayroon tayong buhay na pag-asa, kapatid. Alam niyo po ba, sabi diyan, the condition of all people without Christ, bukod dun sa babae na nakita natin, bakit siya nagkaroon ng na-desperate siya? Physically, spiritually, financially, na-desperate siya because he was set apart from Christ. Wala siyang Kristo sa buhay. Kaya nakakatakot pag nakita natin ang ating mga mahal sa buhay, pamilya, na wala pang Kristo, kapatid, people without Christ, ano ba ang condition niyan? Alam natin dapat ang condition nila. They have no real hope. Wala silang buhay, totoong pag-asa. Kawawa yan, kung mahal mo sa buhay yan. Kaya ituro natin yung totoong pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, kapatid. Ano po ba ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 12? Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Amen? Tayo po yan bilang mananampalataya. Hindi kabilang sa pangako, hindi kabilang sa bayang Israel. Hindi ka pamilya ng Diyos. Hindi ka pamilya ng Diyos kapag walang pananampalataya kay Kristo. At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Hindi kasama sa pangako ng Diyos ang mga hiwalay kay Kristo. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Wala kang Kristo, wala kang Diyos, wala kang pag-asa. Amen? So the condition of all people without Christ, they have no real hope. At wala rin silang Diyos. Kaya marami sa mundong ito ay marami hindi nakakaalam ng katotohanan. Kaya hindi pwedeng tayo mag-stop, look and listen, kapatid. Amen? Kasi maraming akala nila may pag-asa sila. Pero yung pag-asang meron sila, hindi tunay. Amen? Kaya ngayon makita pa lang natin, napakasarap magdiwa ngayong umaga. Na paalala sa iyo at sa akin bilang mananampalataya that we have a living hope. God has given us a living hope, kapatid. But the condition of all people without Christ, they have no real hope. They may have false hope. Mali ang kanilang pag-asa. Bakit kaya? Basahin niyo lang yung Proverbs 11:7. Proverbs 11:7. Ano pong tinuturo doon ang kanila? They have false hope because ang kanilang pag-asa ay nasa riches at nasa weak strength, nasa sariling lakas nila. Marami ngayon ang hindi nanampalataya kay Kristo at sila po ang kanilang pag-asa ay nasa kayamanan, nasa riches at nasa kanilang lakas. That is false hope, maling pag-asa. Amen? Amen? Bibiguin tayo noon. But we as a true believers of Jesus Christ, God has given us a living hope. Amen? Tingnan po natin yung contrast. I-compare po natin. To compare this to Peter. Sabi ni Peter, God has given us a living hope. Buhay ang ating pag-asa. Anong sabi ng Romans 1:4, kapatid? Ano po ang sabi ng Romans 1:4? Sabi ng Romans 1:4 ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya ipinanganak mula sa lahi ni David at tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamagitan ng isang kapangyarihang gawa niya, ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? Ano po ibig sabihin, kapatid? God has given us a living hope.
Ang ating pag-asa ay buhay. Because sabi doon, Christ is alive. Buhay ang iyong Panginoon. Buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi doon, ng 1 Corinthians 15 verse 3, 15 verse 3 to 6, basahin ko po uli. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na itinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa 12 apostol. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 magkakapatid na nagkakatipon para sa Panginoon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon at subalit patay na ang ilan, sabi ni Pablo nung panahon na yan. So ano pong tinuturo doon, kapatid? Sabi niya, ito po yung kapag kinumpara natin, if we compare this to Peter's living hope, buhay ang pag-asa ni Pedro, maging tayo, Christ is alive, our salvation is guaranteed. Amen? Iyon pong tinuturo sa atin. Secured. Amen? There is assurance doon sa ating kaligtasan. Kaya sa mundong ito, sa mga oras at panahon na ito, anuman ang mangyari, sabi nga, babalik ang Panginoon, ang lahat ng ito'y gugunawin, kapatid, at patindi ito ng patindi yung ating mga nararanasan. Simpleng bagay pa lang itong COVID. Pero makita natin, there is great loss, there is na-lose hope ang marami, na-stress, suicidal ang marami. Eh, isipin niyo po yan sa mga susunod pa na mga panahon. Amen? Para makita natin kung gaano kahalaga na tayo nanampalataya, konektado sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang ating pagpupuri ay forever, kahit ano pang sitwasyon. Because God has given us, God has given you a living hope. Buhay ang ating pag-asang ibinigay sa atin. Sabi ng 1 Corinthians 15, 20 to 23, basahin ko po uli. 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 23, ngunit ngayon, si Kristo'y muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay na mga mananampalataya. Bilang mananampalataya, lahat tayo, lahat ng tao sa mundo'y mamamatay. Kahit ang mga mananampalataya. Pero dahil mananampalataya tayo ni Kristo, kung paano siya muling binuhay, ito'y katibayan ng muling bubuhayin ikaw at ako bilang mananampalataya. There is life after. Amen? Hindi lang dito ang buhay. Kapag namatay tayo at hindi tayo mananampalataya ni Kristo, kalunos-lunos ang ating mararanasan. Amen? Walang hanggang pagdurusa at pagkawalay sa Diyos. Pinakamatinding sitwasyon na mangyari sa buhay. Kaya isaalang-alang natin at pahalagan ang salita ng Panginoon. Ulitin ko po yung kapatid, mga 1 Corinthians 15, 20 to 23, ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay na mga mananampalataya. Kung paanong dumating ang kamatayan, bakit ba dumating ang kamatayan? Sa pamagitan ng isang tao. Amen? Gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamagitan din ng isang tao. Ang kamatayan dumating dahil kila Adan at Eva. Ang muling pagkabuhay ay dumating para sa akin dahil sa isang tao, that is Christ, that is our Lord Jesus Christ. Verse 22, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, lahat ng may kaugnayan kay Adan ay mamamatay, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat ng dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat ng dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kapag ikaw at ako, may kaugnayan kay Kristo. Bagamat tayo'y mamamatay, pero muli tayo mabubuhay. Alam niyo po ang kamatayan ng isang mananampalataya. Parang natutulog lang. Taas nga ang kamay ng takot matulog. Wala naman eh. Pinakamasarap ang matulog. Amen? Ngayon, sinasabi yan sa iyo sa akin, bilang mananampalataya ni Kristo, nakaugnay tayo sa Kanya, bagamat mamamatay tayo, pero kamatayan natin, para lang natutulog, kapatid. Hindi siya dapat katakutan. Amen? Nakakatakot ang mamatay kapag tayo ay hindi pa nakaugnay kay Kristo, kapag hindi pa tayo mananampalataya ni Kristo. Kaya isipin natin yan para sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa buhay. Hahaba pasensya mo. Hahaba ang pagtitiis at pagtsatsaga mo sa mga mahal mo sa buhay at kaibigan mo, kahit ayaw niya. Kasi alam mo kung ano ang kahinatnan ng mga
hiwalay kay Kristo, mga hindi nakaugnay kay Kristo. Amen? Amen? Hindi lang sarili natin ang ating iniisip. Amen? Go where people are. Amen? Hindi pwedeng stop, look, and listen tayo. Amen? Kailangan patuloy tayo sa pagtakbo, kapatid. Let's continually invest by mentoring. Patuloy nating ituro ang salita ng Diyos sapagkat ikay nag-iimpok, kapatid. Amen? Sa langit kapag tayo nagbabahagi. That is how we invest sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Nagtuturo ka ba ng salita ng Diyos? Baka wala pang laman ang bangko mo sa langit. Amen? Mamaya makita natin, napakahalaga. Ngunit ang bawat isa'y may kani-kanyang takdang panahon. Amen? There is a right time for each one of us. Tayo mawawala sa mundong ito, kapatid. Pero kung tayo may kaugnayan kay Kristo, mananampalataya ni Kristo, tayo'y pamilya ng Diyos, tayo'y anak ng Diyos, para lang tayo natutulong. After nating mamatay o natulog, tayo na sa presensya ng Diyos. Wala tayo sa dagat-dagatang apoy, wala tayo doon sa walang hanggang kapahamakan. Amen? Hindi makakasama natin. Kaya po ang even sa mabuhay o sa mamatay, ang buhay ng Kristiyano ay kapakipakinabang. Amen? Ganong kaganda. Yun lang reason na yan, to praise the Lord. Amen? But praise God ngayong umaga, kapatid. Sabi nga doon, si Kristo ang pinakauna sa lahat na namatay na muling nabuhay pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Amen? So sa pagdating ng ating kamatayan, ganun din kapatid, tayo din po ay muling bubuhayin. God has given us a living hope. That's why itatak natin, let's pronounce, let's declare, gawin natin covenant ito sa Diyos. Father God in heaven, I will forever I will praise you. Forever, I will praise the Lord. Amen? Ano pong tinuturo ito sa binasa natin in 1 Corinthians 15, 20 to 23? Dahil buhay ang pag-asa ni Pedro, sabi doon, Christ is alive, our salvation is guaranteed, our resurrection is sure. Yung ating muling pagkabuhay ay sigurado. May similarity sa Panginoon. Kung ang Panginoong Yesus ay nabuhay, dahil nanampalataya ka sa Kanya, nakakonekta ka sa Kanya, ganun din po tayo. Kaya yung makita natin kaibigan natin, pamilya, na hindi pa nakakonekta sa Panginoong Yesus, kalunos-lunos ang kanilang buhay. Kaya see to it, unang-una sa iyong mga anak, na wala sa mga anak natin ang mapahamak. Wala sa anak natin ang hindi nakakonekta sa Panginoon. Amen? Men, so, pahalagahan natin yan. Turuan natin silang manalig at magtiwala sa Panginoon sapagkat mayroong buhay na pag-asa. Amen? Ang lahat ng mga nanampalataya. Kaya po, sino mang nanampalataya sa Panginoon Jesus? Sino mang ang mga nawawalan ng pag-asa? Ituro natin yung tamang pag-asa. Amen? Yung buhay na pag-asa. That is believing. Have faith to our Lord Jesus Christ. Manalig ka lang sa Panginoong Yesus. Marahil hindi natin maikwento ang lahat. Kulang, pero yan ang sabi ng salita ng Diyos. If it is written, it will happen. If the Lord Jesus Christ set you free, you will be free. Indeed, that is God's word. It is written. Believe it. It will happen. Amen? Kaya po sa buhay natin, kapatid, once again, napakahalaga po, our resurrection is sure. Amen? Kaya hindi tayo takot mamatay. Amen? Hindi tayo pwedeng magkukulong sa bahay. Nung una sa ating mga lockdown, talagang napakahirap. Pero ngayon po, hindi na. Pinapayagan na nga ang mga 15 to 65 at napakarami na. Amen? So ngayon, kung meron tayong alam natin na dapat nandito, baka hindi natin sila pinangaralan. Amen? We have a reason, kapatid, to praise the Lord. Amen? Merong, sabi ko nga eh, baka ang pagbalik ng Panginoon sa panahon ng gatherings at wala yung ating mga pamilya o wala tayo. Amen? Kaya napakahalaga nun na sa last times, we must live with assurance tayo at ang ating pamilya, mga kapatid. Kaya sa lahat na nabigyan ng pagkakataon, salamat ang mga youth ngayon, pwede na. Amen? At salamat. Palakpakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! We give you praise, O God. Ito po ang pangalawang reason bakit ako patuloy na magpupuri. Why I will praise the Lord forever? Sabi ni Pedro, because God give me
God given us a living hope. At ito po yung pangalawa, buhay yung ating pag-asa. Kaya hindi tayo, yan ang magandang dahilan. Klarong dahilan, matatag na dahilan sa patuloy nating pagpupuri sa Panginoon. Ito po ang pangalawang dahilan. God, ito po, basahin ko lang sa verse 4, kapatid, sandali. Sabi ng verse 4, First Peter chapter 1 verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fade not away, reserved in heaven for you. Ano pong tinuturo sa atin, kapatid? Ano po ang pangalawang dahilan, kapatid? The second good reason to praise the Lord. God has given us, according to verse 4, a lasting inheritance. Lasting inheritance. Pag sinabing lasting, di masisira. Walang kapintasan, di kumukupas na kayamanan. Amen? Everlasting, unending, walang katapusan, kapatid. Amen? Isipin niyo po maigi yan. I-meditate natin na yung mga kayamanan na mayroon dito sa lupa, may hangganan yan. Pwedeng magpahamak pa. Amen? But ito pong bilang mananampalataya, I will praise the Lord forever because God has given me a living hope. God has given me a lasting inheritance, permanent, stable na kayamanan, kapatid. Amen? Isang gift, kapatid, di masisirang regalo ng Panginoon na kayamanan, possession, kapatid. Alam niyo po si Peter, Peter was the son of poor fishermen. Isang anak na mahirap ng mangingisda. Yan po si Pedro. Siya po isang anak ng mangingisdang mahirap. His earthly inheritance would have been small. Napakakunti lang kanyang kayamanan bilang anak ng pulubing mangingisda. Amen. Pero po, nakakilala na nampalataya sa Panginoon ang sabi doon, he had left all to follow Christ. Iniwan niya ang lahat. He depart, he abandon itong maliit na kayamanan niya para sumunod sa Panginoon. Amen? Diba? Pwedeng sabihin kasi, papalaguin ko muna itong aking kayamanan. So ano pong sabi doon? He had left all to follow Christ. Even left his small inheritance. Kahit maliit lang yung kayamanan na iniwan niya para sumunod sa Panginoon, ano pong sabi? Friends and relatives may have wondered, yung kanyang kaibigan at kamag-anak, nagtaka, na-curious sila, nag-object sila. Kasi iniwanan niya yung lahat, yung kanyang kayamanan na yon, kahit konti lang para sa Panginoon. Friends and relatives may have wondered, kapatid. At ito po, sa atin, somehow, kaibigan mo, mga mahal natin sa buhay, sila po ay pwedeng magtaka. Amen? Pwede silang mag-object also sa atin bilang mananampalataya at danas na po yan. Amen? Anong sabi nila? What's wrong with Peter? Ano ba naman to si Pedro na ito? Bakit niya iniwan at sumunod sa Panginoon? Amen? Naranasan niyo ba yan? Anong sabi nila ng mga kaibigan at relatives na pwedeng sabihin sa atin na ngayon matutunan mo na na maraming distraction, maraming pipigil sa atin, even our relatives, friends. Yan nga sabi doon, anin mo ang kaibigan kung dadaling ka sa impyerno? So ito po ang sabi ng mga kaibigan. What's wrong with Peter? Ito po. Doesn't he have any thoughts for his future? Hindi niya ba iniisip yung kinabukasan niya? Na-receive niyo na ba yan? Ganyan po sasabihin ng nakapaligid sa atin ng mga hindi mananampalataya. Doesn't he have any thoughts for his future? Amen? Sa atin po bang pananampalataya sa Panginoon, hindi ba natin inisip ang ating kinabukasan? Palagay po ninyo. Amen? At yan po ang pwedeng sabihin sa atin, even your loved ones, relatives, and friends. Kapatid. Pero ano po,
Ano pong natutunan ni Pedro, kapatid? Now, Peter realized he has a great inheritance ahead. Dapat ikaw at ako, we need to realize, we need to understand, kapatid, we need to learn and discover and understand, be aware that you and I, as a believers of Jesus Christ, there is a great inheritance ahead. Meron tayong great, matinding kayamanan, kapatid, for the future, in our future. Tatandaan natin yan. Kaya pwede tayong makareceive ng mga ganong reaction ng ating friends and relative. They will be wondered. Kala mali tayo at tinatahak natin. Pag mababaw ka, pwede ka nga matangay, madala. At sila'y nag-aalala para sa iyong kanabukasan. Ang pakiramdam ng marami, even our loved ones and family, sa ating pananampalataya, pagparito, parang sinayang natin yung ating kinabukasan. But today, sabi nga doon, kapatid, God, isa sa dahilan ng ating pagsamba sa Panginoon, the good reason why I will praise the Lord forever, because God has given me a lasting inheritance. Tatandaan natin yung kaya po si Pedro, hindi siya naakit ng kanyang pamilya, ng kanyang relatives, ng kanyang kaibigan. Hindi siya na-deceive, kapatid, hindi siya natangay. Kasi clear sa kanya, aware si Peter. Let's also, all of us, be aware that you and I, kapatid, God has given us a lasting inheritance sa buhay na ito. Amen? Amen? Hindi po ito, hindi po masisayang ang ating kinabukasan. No faith, no future. Yan ang totoo. Wala kang faith sa Panginoong Jesucristo, wala kang kinabukasan. Marahil ngayon, hindi pa. Pero nakita na natin, inilarawan na ng Diyos sa buhay ng babaeng 12 taong dinudugo. He was desperate financially, physically, spiritually. Lose hope spiritually, physically, financially. Kasi he was set apart. He was separate. He was apart from Christ, kapatid. Hiwalay siya kay Kristo. Yun ang totoo. Amen? Kaya ngayong umaga, gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan tayo at ang ating buong pamilya. Amen? Tayo po ay manalig sa Panginoong Jesucristo. Gawin nating master, boss, si Lord Jesus Christ sa ating buhay, kapatid. Amen? Kaya po, Peter realized he has a great inheritance. Kaya kahit maraming mga, sabi nga doon, temptation, maraming pandidisip ang kaaway, but once again, kapatid, be reminded, men, that we have a great inheritance ahead. Sabi doon, yung our inheritance, kapatid, once that is incorruptible, sabi doon sa text natin, it means won't decay, hindi mabubulok. Na kayamanan, kapatid, ang kayamanan sa mundong ito mabubulok. One that is undefiled. Ibig sabihin, kapatid, itong kayamanan sa mundong ito nakukontaminate, narurumihan, namamantsahan. Amen? Nakukontaminate. But our inheritance, kapatid, won't decay. It is pure, kapatid. Ito po ay honorable, kapatid. Amen? It is strong. Ang kayamanan na meron tayo. Amen? One that will reserve in heaven. Yan po ay iniingatan sa kalangitan ng iyong kayamanan. Ulitin ko po kanina, sabi doon, as we mentoring, as we share the word of God, you are investing. Kaya bakit mananampalataya, why we read and meditate the word of God? Because God wants us to share. At habang nagsishare tayo ng word of God, nag-i-invest tayo. Amen? Amen? Kaya ngayong umaga, kapatid, amen? Of course, pag nag-invest ka, amen, dito pa lang napapakinabangan na natin yan. The reason why we pray. Amen? Tayo'y nananalangin sa Panginoon. Tumatawag tayo sa Panginoon. Sa ating pagtawag sa Panginoon, tinutugon niya tayo, kapatid. Amen? Mamaya may share ko pa yan. Amen? Sabi doon, we are perishing people among perishing things. Amen? Tayo po ay mga taong we will perish. Tayo'y magdi-disappear sa mundong ito. Amen? We will be destroyed. Ang buhay na ito, mamamatay ang lahat ng tao.
sa mundong ito. Among perishing things, maging ang lahat ng mga bagay sa mundong ito na nakita natin ngayon, na kung ano ang konsentrasyon at focus ng marami ngayon. Maraming mali ang pag-asa na kinakatayuan ngayon. Amen? Ngayong umaga, kapatid, sabi nga doon, ito, in Christ, we do not perish, nor does our inheritance. Amen? Sa Panginoon, kapatid, in Christ, we do not perish. Hinding-hindi ka mapapahamak. Ikaw at ako, tatandaan niyo po yan, we will never perish, nor does our inheritance, kahit ang kayamanan mo. Tatandaan mo, bilang mananampalataya, ikaw ay mayroong kayamanan. Amen? At ang kayamanan na yan, kapatid, ay hindi nasisira. Hindi siya nakokontaminate. Ang mga pinagkaabalahan sa mundong ito, lahat ng bagay sa mundong ito, maging ang buhay at ang lahat ng bagay, kapatid, yan po ay mapiperis, kapatid. Yan po ay mabubulok, madideteriorate, kapatid. Lahat yan magdidisappear. Amen? But in Christ, we do not perish, nor does our inheritance. We will never be destroyed, kapatid. Amen? Bagamat pamamatay tayo physically, ngunit muli tayong bubuhayin. We will never be deteriorate, kapatid. Amen? Because of the Lord Jesus Christ. Kaya ngayong umaga, talagang walang kailangan ang mga tao, ikaw at ako, kundi si Kristo. Jesus Christ is all our needs, kapatid, sa buhay na ito. Amen? Kapag tayo po ay nanampalatayang tunay at sumunod sa Panginoon, kapatid, tandaan mo, you are given a living hope, a lasting inheritance, at ito po yung pangatlo, kapatid. Ito po yung pangatlo. Ano yung pangatlong, the third good reason to praise the Lord? Ito po yung pangatlo, the third good reason to praise the Lord. Ayan, according to 5:7-8, basahin ko lang. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan ay inihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalang kahit maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ang pananampalataya ay mahalaga kaysa ginto. Ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Kapatid, ano po ang tinuturo sa atin? Amen? What is a good reason to praise the Lord? Why we will praise the Lord forever? At ano yung tinuturo sa atin sa buhay ni Pedro, ni Peter, kapatid? A good reason, a clear, a strong reason, a right reason para tayo po'y patuloy na magpupuri, na kahit gaano katindi ang sitwasyon mo, kahit ano ang matinding kawalan sa iyo, tulad ni Job, hindi siya uminto sa pagpupuri, kahit siya po ay inihikayat na ng kanyang asawa at ng kanyang mga kaibigan, hindi siya huminto sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Kasi kahit ang diablo, sabi ng diablo, subukan mong alisin ang kanyang ganito sa kanya. Mawala niya ng 10 anak, ganito, kayamanan at ang kalusugan. Pero nakita natin, amen? Be like Job, kapatid. Kailangan magkaroon tayo ng matibay na pagtitiwala at kaugnayan sa Diyos. Kasi itong mga susunod na mga panahon natin, expect yun. Expect natin yun. Great loss. Parang tulad na nangyari kay Pedro, ay kay Job. Pero nakita natin, hindi siya na-desperate, hindi siya nag-suicide. Amen. Hindi siya, kapatid, pinanghinaan. Hindi siya, kapatid, na huminto. Patuloy siya sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Hindi siya nawala ng pag-asa. Ngayon, simple pa lang. Kaya, kapatid, kung nakikita natin, bakit hindi ka agad, ganong katindi ang nararanasan natin at COVID-19, tandaan nyo po ito, simpleng bagay pa lang po ito. Pero marami na nawalan, na bumigay. Amen? Kaya ngayon, tinuturuan tayo. Bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos na napapakinggan mo ngayon. Na kung tayo man ay dumanas pa, matindi pa sa COVID-19, kapatid, sa pandemya na meron tayo ngayon, hindi ako hihinto, I will praise God forever.
Man, hindi ako hihinto sa pagpupuri sa Panginoon. At salamat kay Pedro na kahit kasi minsan nawawala na tayo, nakakalimutan na natin. Pero sa pag-aaral natin ngayon, binigyan tayo ng tatlong bagay. Kahit man ay nakalimot, sa tindi ng mga problema pinagdaanan natin, mayroon tayong tatlong dahilan na maging malinaw sa atin na nabasa natin, a good reason to praise the Lord. Amen? Continually, forever, because God has given me a living hope, a lasting inheritance, and God has given me a lifetime of powerful protection. Protektado ako ng Panginoon. A lifetime, kapatid. Amen? Long life, kapatid. Lifetime, powerful protection. A strong, a mighty protection. Amen? Strong, a mighty shield, a mighty security. A mighty, a strong defense and safeguard sa buhay ng bawat isa sa atin. Binigay ng Diyos yan sa isang mananampalataya. Amen? Kaya pag hindi natin alam ito, amen? Nakita natin matindi pinagdaanan ni Pedro, kapatid. Matindi ang trouble sa kanya sa buhay, pero nakita natin siya hanggang sa kanyang kamatayan, kapatid. Hindi siya natakot. Matindi rin pong kamatayan niya, patiwarik eh. Naibinitay, patiwarik. Pero makita natin siya, kapatid. Bagamat nung una, siya po ay maraming problema, palyado siya. Amen? Sa temper, temptation, sa kanyang tongue, marami siyang problema sa buhay. He denied Jesus Christ. Amen? Yan po yun eh. Sabi niya, kasama ka ba ni Jesus? Hindi ah. Kakamali kayo. Amen? So makita po natin, kapatid, si Pedro ngayon ay nagtetestimony sa atin sa buhay niya. Hindi siya huminto sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi siya napahinto ng mga matinding problema sa buhay niya. Amen? Sa matinding naranasan niya sa buhay. Because naging malinaw kay Pedro. Natutunan niya, God has given us a living hope, a lasting inheritance, a lifetime of powerful protection. Ano po ang sabi doon? Who are kept by the power of God. We are kept, we are preserved, we are supported, and cared and protected by God's power. We are under God's control. Amen? Sabi doon kanina, doon sa kanta natin, surrounded by Him, napapaligiran. God is in control sa ating kapaligiran. Amen? Kaya kapatid, baka tayo pa ang nagtuturo ng takot sa ating pamilya. Totoo ba tayong mga mananampalataya? Nawa, ang reason kung bakit hindi nakakarating, nakakalabas ang ating pamilya, dahil sa protocol. Pero praise God, unti-unti na. Amen? But once again, tayo po na nakakaalam ng salita, we need to invest by mentoring. Amen? Ito po, ituro natin, huwag tayo matakot. Ang importante, kung hindi tayo pwedeng huminto sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? As a members, as a leaders, as a workers, tayo po ay patuloy na magpupuri, tayo po ay patuloy na tumakbo, kapatid, because we are kept by the power of God. Alam niyo yung word na kept, dito po, yung ginamit dito na kept, it is a military word. Amen? Pag sinabing military word, kapatid, that is effective, that is satisfying, that is strong words. Amen? That is a positive, that is well word, kapatid. Amen? That is positive word, kapatid. Amen? Na talagang truly you and I, as a true believers of Jesus Christ, kapatid, we have a lifetime of powerful protection. Amen? We are protected by God's power. We are guarded by the power of God. Amen? Yan sa mga anak namin, yun. Gusto nang pumunta rito nun. Our Lord, kaya sila ngayon, ang aming mga anak, ay nandoon sila sa live. Amen? So tayo po ay live sa Facebook. Amen? Sa mga hindi talaga po pwede, encourage natin, makinig kayo doon sa Facebook. Merong live, ang Church of God Paliparan.
Life po ang ating worship service, men. So ito po, God has given us a lifetime of powerful protection. It is the third good reason to praise the Lord in the life of Peter na sinishare sa atin. Our Lord cares for us every day. Men, every day yon. Tayo po'y pinangangalagaan. He provides power to overcome temptation. Kaya po, dumating, nakita natin kung paano nagtagumpay si Pedro. Because the power of God, God provides power to overcome temptation sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi doon, even our testing and trials are temporary. Amen? Alam natin yan, kapatid. Yung mga testing sa atin, dumadaan tayo doon sa mga stressful, mga very painful, trouble, difficulties, hard time, rough times. Dinadaanan natin yan. We are not exempted. Like Job, kapatid, pero makita natin, men, talagang matibay ang pagtitiwala. Hindi siya nag-suicide, hindi siya nalusob, hindi siya na-disperate. Napakagandang kalagayan. Kaya expect mo yan sa buhay mo. If you are truly connected, trusting God, kapatid, kahit mahigit pa, matindi pa dito sa COVID, magiging positibo pa rin ang iyong buhay. Amen? Because we have a living hope. We have a lifetime of powerful protection. Amen? Ganong kaganda ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng isang nanampalataya kay Kristo. Kaya ito rin ang magpurso sa atin, magbus sa atin na sino man yung ating kaharap. See to it that we share the Lord Jesus Christ, we share the gospel, tinuturo natin ang salita habang ikay nag-iinvest, nag-iipon, nag-iimpok sa langit by sharing the word of God. Amen? Even our testing and trials are temporary, kapatid. The trying of our faith more precious than gold. Amen? Yung mga testing, kapatid, sa ating pananampalataya ay higit pa, more costly, more expensive, more valuable, more favored than gold, kapatid. Ito pong mga testing. So, ang pananampalataya is tinetest talaga yan. Dumadaan yan sa testing. And sabi dyan, kapatid, ito, problem now, praise later. Men, sa buhay natin, dumadaan tayo sa mga problema bilang mananampalataya, but praise later. Praise afterward. Pagkatapos niyan, kapatid, makikita natin. Praise afterward. Especially, sabi dyan, especially at the Lord's return, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko po kanina, kapatid, men, mahalagang tayo po ay nag-iimpok as we share the word of God. Men, kapag tayo po, prayer, men, sabi nga doon kanina, kapag tayo mananampalataya, tayo po ay nananalangin patuloy sa Panginoon. Marami tayong mga pangangailangan, even we are believers of Jesus Christ, we are not exempted sa mga troubles, trials. But praise God, it is written, our troubles and trials are temporary lang. And every troubles natin, kapatid, every temptation natin, sa lahat ng mga pinagdaraanan natin, kapatid, appeal with God's purpose, may magandang layunin yan. Kaya sa atin, walang talo, kahit na idaan tayo sa trouble and trials. Men, bagamat yan ay sandali lang, ba't yan ay may purpose si Lord dyan. May mga paghuhubog, pagpapalakas, pagpapala sa atin. Why God allow it kahit masakit? Amen? Amen? Kaya po tayo patuloy nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. At lagi tayong nananalangin. When we say praise, kasama doon, pray continually, nananalangin tayo para sa Panginoon. Lagi tayo nananalangin sa Panginoon. Because we have so many needs. Amen? Prayer is our response to God's love. Tatandaan niyo po yan. Dapat memorize natin yan. Kaya tayo nagpipray, ito po ay tugon natin sa pag-ibig ng Diyos. Minahal kasi tayo ng Diyos. Ipinakita niya doon sa cross, mababasa natin sa Bible. Ang pamahalaga, paano natin maranasan ang pag-ibig na Diyos, ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay? Through prayer. Every time we pray, that is our response to God's love. Every time we pray, God will demonstrate His love for us. Doon lagi, pinaparanas ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa bawat araw through prayer. Kapatid, men, sa lahat, sa maraming pangangailangan. Alam nyo, tayong mga mananampalataya, minsan, lalo ang mga mayayaman, di ba? Maraming mga mayayaman na
hindi naniniwala sa Diyos. Amen. Ang diablo talagang magaling mambulag. At minsan nakakalungkot kahit mananampalataya. Amen? Nabubulag niya, nadideceive niya. But praise God, as we look unto Jesus, tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa para makatakbo muli, makalipad muli. Kapatid, amen? At sa lahat ng ating mga sitwasyon, gaano man katabi ang karami ang ating pangangailangan, amen? Nangailangan ka ng pag-ibig ng Diyos, just pray. Amen? Manalangin tayo sa Panginoon. At alam niyo po, ikukwento ko po ito sa inyong kinwento ko kanina. Mayroon po isang mananampalatayang pamilya. Amen? Yung kanilang tatay, nanalangin ang nalangin. Matindi po ang talagang pinagdaanan nilang kawalan. Great loss din. Talagang nakaranas sila ng matinding kawalan, kapatid. Kaya talagang nakiusap ang tatay kasama mga anak na nanalangin sila sa Panginoon. Humihingi sila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Talagang ni-request nila sa Lord, Lord, tulungan mo kami. Para, tulungan mo naman kami, yung aking mga anak. Makakain man lang kami ng masarap na pagkain. Makatikim man lang kami ng mga maiinit na inihaw na manok, inihaw na bangus. Magkaroon na, ma-provide niyo po. Kailangan namin ng mga gatas sa ibang anak ko. At hindi, Lord, mahabag ka naman. Grabing kanyang pakiusap, kapatid. Panginoon, sige na. Mahabag po kayo sa amin. Makakain po kami. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng aming pangangailangan sa buong buwan na ito. Talagang wala na. Parang bibigay na. Pero hindi gumagawa ng masama kasi umaasa sa Panginoon. Matindi po ang prayer, kapatid. Lahat iningin na. Lahat ng pangangailangan sa bahay. Sabon, lahat. Para lang malaban ang mga gamit. Hirap maglaban ng walang sabon. Hirap maligo ng walang sabon. So lahat ng pangangailangan hiningi nila. Mga masasarap na pagkain, ni-request nila. Naniniwala sila sa Diyos eh. Matinding kahirapan nila. Pero hindi nyo ba alam, mayroon doon nakikinig na mayaman na galit sa kanila. Mayaman na hindi naniniwala. Sabi ng mayaman, mata narinig yung prayer nila eh. May mga tauhan, pinapakinggan yung mga request. Kita nila, sabi ng mayaman, akala nila buhay ang Diyos. Hingi sila ng hingi sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Patay ang Diyos? Huh? Saan kayo doon? Kapatid, buhay ba ang Diyos? Say amen, malakas! Buhay ba ang Diyos? Sabi ng mayaman, baka mamaya kasama tayo dun sa mayaman. May mga tauhan yung mayaman eh. Hindi sila naniniwalang buhay ang Diyos. Pero itong pulubi, kapatid, na mananampalataya, naniniwala silang buhay ang Diyos. Sama niya kanyang pamilya, hindi siya nahiya. Minsan tayo nahiya, tayo na lang nanalangin, hindi natin sinasama pamilya. Kung totoo tayo naniniwalang buhay ang Diyos, sama natin pamilya natin sa pananalangin at hingin ang ating pangangailangan. Yun ang ginawa nila. Pray sila ng pray. At habang yung mayaman doon, nagtatawa. Sinasabi ng mayaman, tingnan nyo sila, tumatawa, kala nila buhay ang Diyos. Amen. Balak silang lokohin. Sabi, sige, isulat mo lahat ng mga nire-request nila. Sulat mo lahat ng nire-request nila. Sinulat naman. Habang nagpipray lahat, inihaw na manok, inihaw na bangos. Ayan, may sabaw lahat ng mga kailangan. Importante, gatas, pang-araw-araw, pambayad sa bill. Lahat iningi nila sa Panginoon, specifically. Habang napapagasinulat naman nung ano, pinasulat ng mayaman, sige, sulat mo lahat ng ano nila, request nila. Tawa ng tawa yung mayaman. Tapos pagkatapos nun, salamat Lord, inaangin namin, naniniwala kami, Panginoon. Ikaw ay buhay. Tinutugon mo ang aming pananalangin. You will demonstrate your love in our prayer. Yan ang sinabi mo, manalangin kami. Huwag kami mag-alala. Nanalangin sila, nanalangin. Sinabi nila lahat. Amen.
Habang nananalangin pa yung may-ari, para lokohin sila, pinalista, tapos pinabili, sige, bilhin nyo na lahat ng sinabi, lahat ng sinulat. Sinulat, tapos pinabili ng mayaman. Di punas-punas sa luha, salamat Lord. Lahat ng mga anak, iyakan din, kasi talagang walang-wala na. Parang hindi naabot bukas. Punas ng luha, tapos nagbukas ng pinto, siguro papahangin, mainit. Wow! Ano to? Nangyari? Lahat ng sinabi nila nandoon sa... Nandoon lahat. Uy, manok, mainit pa oh! Ba? Ba yung sabaw, mainit pa? Uy, ang bang... Pati bangos. Totoo ba buhay ng Diyos? Hinuha nila, pasok lahat. May pera pa, may cash pa. Pambayad sa mga bill. Wala kayo pambayad sa bill? Nag-pray. Sa Panginoon, nagpipray ba tayo, kapatid? Gano'n tayo katindi mag-pray? Nagtitiwala ba tayong buhay ang Diyos? Amen? Ano po nakita nyo sa story? Buhay ang Diyos. Hindi alam ng mayaman na ginamit na siya ng Diyos. Kala niya, nanloloko pa siya. Hindi alam na nagpipray na to. Hindi mo talaga mababasa ang kaparaanan ng Diyos. Akala niya, hindi niya nakita na kahit uwak, kahit kaaway mo, tatandaan mo yan pag nag-pray ka na. Kahit kaaway mo, susuguin ng Diyos para ibigay ang pagpapala sa iyo. Amen? Buhay ang Diyos. Amen? Palapakan mo si Lord, kapatid! Huwag mong kakalimutan yan. Kaya hindi ka magsasawang magpupuri sa Panginoon kasi buhay ang ating pag-asa. When we pray, we have a living, working hope. Nagbo-work yan, kahit sa kaaway. Sino lugi sa palagay niyo? Tawa-tawa yung mayaman. Hindi alam, binigay niya lahat ng pangangailangan ng pinatunayan doon ng Diyos ay buhay. Amen? Kapag may pangangailangan ka, lumapit ka sa Diyos. Maniwala kang may Diyos at ibibigay yan ng Diyos. Ipoprovide yan ng Diyos. Yan ang pag sinabing praise, laging nananalangin. Amen? Yung letter P natin, pray continually. Huwag kang manawa sa lahat ng pangangailangan mo in all aspect. Hindi lang naman pera ang ating problema. Mentally, morally, emotionally, physically, spiritually, in all aspect ng iyong pangangailangan, tandaan mong buhay ang Diyos. At kahit sino, may pwede niyang utusan, kahit uwa, kahit kalaban. At walang nakakaunawa sa kapangyarihan ng Panginoon, makapangyarihan ng Diyos, kapatid. Amen? Amen? Purihin po natin ang Diyos tayo pong lahat. Kapatid, ay tumayo. At ito yung ating mga huling salita na marinig natin mula sa Panginoon. Peter blesses the Lord in view of his living hope. Ayan. Peter blesses the Lord in view of his lasting inheritance. Ito yung mga good reason ni Pablo and ni Pedro. Peter blesses the Lord in view of his lifetime power protection. Protektado tayo ng Panginoon. Amen? Buhay ang ating pag-asa. Meron tayong kayamanan. Amen? Sigurado yun na hindi nakukurap. Lahat dito mawawala yan. Baka mamaya yung mga bagay sa mundong ito magpahiwalay pa sa atin sa Panginoon. Higit nating i-value. Kaya don't, ito po ang importanteng word ngayong umaga. Good reason for us also to praise the Lord, kapatid. Amen? Binigay sa atin yung tatlong bagay. And praise the Lord. Amen? Ito po. Ito po yung ating isisigaw muna. Gusto ko po isigaw natin muna ito. Isigaw natin ng 5 beses. Let us shout, praise the Lord, kapatid. Sigaw natin yan ng 5 beses, pinakatodo mo. Amen? Kasi He's worthy. Kita natin. Marahil, isang araw, kung baka dumaan na tayo, naranasan nyo na yung sinabi ko kanina na talagang matinding kawalan, great loss, pero nananalangin sa Panginoon, ginamit yung yung mayaman para i-provide pa yung pangangailangan. Amen? Na maraming hindi nakakaunawa, pero dapat, we need to be aware, dapat naintindihan natin na buhay ang ating Diyos,
Meron totoong mayroong buhay na pag-asa, meron tayong kayamanan at ang protection ng Panginoon sa atin. Lifetime protection, kapatid. Amen? So isigaw natin ngayong umaga, marapat lang sa Panginoon, makatanggap siya ng papuring todo sa Panginoon. Pagbilang ko ng tatlo, isigaw natin yan. Amen? Praise the Lord forever. Amen? O samahan natin ng praise the Lord forever. 5 times, ha? Todo, pinakatodo. Pagbilang ko ng tatlo. 1, 2, 3. Praise the Lord forever! 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 Kailangan nakakaranas si Lord ng mga ganong klaseng papuri. Amen? Kailangan maramdaman ni Lord. Ramdam nino man. Let's declare, let's have a declaration sa araw na ito, kapatid, na tayo po'y nagpupuring tunay sa Panginoon. Amen? Meron pa isa. Ayan, we praise you, Jesus. Ito, specific natin, 5 ulit. Sabihin natin, in 5 times ulit, let us shout in 5 times, we praise you, Jesus. Amen? We praise you, Jesus. 5 times. 1, 2, 3. We praise you, Jesus! We praise you, Jesus! We praise you, Jesus! We praise you, Jesus! Come on! We praise you, Jesus! Amen? Amen? Di natin nagagawa yan eh. Amen? Ayaw mo magalit ng Diablo. Amen? Ang importante, napangiti natin si Lord na talagang with all our heart, with our strength. Amen? Sabi nga, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ganun eh. Amen? Kasi kung nakikita lang natin, minsan kasi hindi natin nakita, pero kung na-invite natin dito yung lalaki na pamilya na nananalangin, na ipinrovide lahat ng pangangailangan niya, na akala nung kapitbahay na mayaman ay nakaloko siya, hindi niya alam na ginamit na siya ng Diyos. Amen? So si Lord po ay talagang nagpo-provide ng pangangailangan natin. Ito po yung may last word po tayo dito. Ayan, ito po yun. Ay, sabi ng Psalms 107, kapatid, tanda natin to. Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works. Sa buhay natin, napakaraming magagandang bagay, mabuting bagay, at nakakamanghang bagay na ginagawa niya sa atin. Amen? Amen? Kaya nga, oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works. Kapatid, maranasan natin yung patuloy sa ating mga buhay. At ito yung bagay na hindi natin dapat pigilan. Don't stop praising the Lord, kapatid. Amen? Yan ang gustong pigilan ng kaaway sa atin. Kaya po dumadaan tayo sa mga problema, gusto niyo na ma-depress tayo. Kaya po ang kaaway, ang buong team ng evil forces, nagjo-join pag may mga problema tayo para ma-depress, ma-defeat tayo, para huminto tayo sa pagpupuri sa Panginoon. But hindi po tayo hihinto. Let's make this a covenant, Lord. Gusto kong maging covenant yan sa iyo. Na itong buhay ko ngayon ay talagang hindi nahihinto sa pagpupuri sa iyo. Matuto ako ngayong umaga, I will never stop praising you. Amen? I will praise you forever. Amen? Amen? So gawin po natin covenant yan. At sabi ko nga kanina, habang nakatatlong sunod na tayo na sa mga message si Lord, Lord, meron ka bang kantang gustong pakantahin? At ito po yung kanta na yan na binigay ni Lord, nakakantahin natin ngayong umaga. Sabayan niyo po at gawin nating panalangin itong kanta na ito, magpaala sa iyo, at gawin nating covenant sa Panginoon. I just want to praise you. Amen. Hallelujah. Just want to praise you, man. Say it from your heart. Gawin mong covenant yan sa Panginoon. Lord, mula ngayon, gusto ko, Panginoon, na hindi na mahinto. Kahit anong sitwasyon, gusto kong papurihan ka. Gusto kong parangalan ka. You are everything to me. Then gawin mo si Lord na everything sa iyo, kapatid. Mahalin mo si Lord. Exalt your home. Nang mataas na pagpupuri. Great value na pagpupuri. Amen. Minsan pa, let's sing that song from our heart with faith. Make it covenant. I just want to praise you. Lift my hand and say, love you, Lord. I love
it from your heart. You are everything to me, and I exalt your holy name on high. Minsan pa, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, covenant namin to sa'yo, panalangin namin. I just want to praise you, lift my hand and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name on high. 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 Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa mo. Ang totoong pagpupuri, Panginoon, ang ibig sabihin nito, we are greatly valuing you, O God, because you are everything to us, because we love you. Help us, Lord, na mahalin ka namin ng tunay na pag-ibig, malalim na pagmamahal, yung first love na pagmamahal, Panginoon. Sasambahin ka namin, Lord, in high place, Panginoon. Mataas na klaseng pagpupuri, Panginoon. Lagi ka naming papupurihin. And Lord, it is our prayer and covenant. We will praise you forever. Forever, I will praise the Lord. We give you praise, Lord. Salamat po, pagpalain mo yung mga salitang yan sa aming mga buhay. Salamat muli sa ginawa mo at pagpapala, sa pagtuturo sa amin. Tulungan mo kami patuloy na mag-invest sa langit, Panginoon. Patuloy kami mag-impok ng kayamanan doon sa langit. Sapagkat ang aming kayamanan sa langit hindi nakukurap. Lahat ng kayamanan sa mundong ito nakukurap, pero ang kayamanan sa langit ay hindi. Sa aming pagtuturo ng iyong mga salita, as we mentoring people, O God, Lord, we invest, O God, kami po'y nag-iimpok ng kayamanan. Tulungan mo kami makapag-impok ng marami, Panginoon. Every time na kami nananalangin, meron kaming nahuhugot, Panginoon. Bumubukas ang langit, durungawan ng langit, at ibubuhos mong pagpapala tulad ng ginawa mo doon sa mananampalatayang pamilya na matinding kawalan ng pinagdaanan. Tumawag sa iyo ng masidhing pagnanalangin kahit ang kanilang kumakaaway sa kanila, ang kaaway ay uutusan mo para maiprovide ang lahat-lahat ng pangangailangan. Na nothing is impossible to you, Lord. Nothing is impossible to those who believe. Make a miracle continually sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo pong buhay namin at pamilya. We will continually praise you. We will gather. We will bring more souls and people in this place, Lord, sa aming mga pagtitipon, kasama aming pamilya, upang ikaw ay pahalagahan, papurihan na mataas sa pagpupuri, Panginoon. Salamat po sa magandang dahilan. Mula ngayon, itanim mo sa aming isip at puso ang magandang dahilan na binigay mo kay Pedro. Living hope, everlasting inheritance, O God, and lifetime, Lord, protection, Panginoon. Protektado mo kami, kaya wala, kailanman hindi kami dapat matakot, sapagkat protektado mo kami. You are surrounded by you. Salamat, Panginoon. Ingatan may mga mensaheng yan sa aming mga puso. May bahagi namin sa lahat. Purihin ka, luwalhatiin ka. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen, mga kapatid. Salamat po muli sa Panginoon. And once again, bago tayo magtapos, bago tayo dumako sa ating huling pagpapala ng Panginoon ng kanyang mga salita, nandun po yung ating mga handog, mga kapatid. Let's bring our gift doon sa Panginoon. Ibigay natin
tulungan, let's support and advance God's kingdom, kapatid. I-bless natin ang gawain ng Panginoon, ng Church of God, paliparan, pamagitan ng paghandog, pagdala ng maraming kaluluwa, kaibigan, kapatid. Narinig natin ang mensahe ng Panginoon. Sige po, taas natin, tanggapin niyo po ang biyaya ng salita ng Panginoon. Once again, to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you.